Higaan di lang Senado, kundi pati Kamara ang nag-issue ng sampina laban kay Pastor Apollo Quibuloy. Kaugnay sa umano yung mga pang-abuso sa Kingdom of Jesus Christ. Daong kati sa Senado ang pananakit umano ng pastor sa mga dating miyembro. Saksi, si Ma'am Gonzales. Bukod sa mga alegasyon ng pang-aabusong sekswal sa mga babaeng miyembro, may mga alegasyon din ng pisikal na pananakit umano ni Pastor Apollo Quibuloy na naungkat sa pagdinig ng Senado tungkol sa umano'y pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Isa sa mga umarap si Alias Rene, dating hardinero at miyembro ng KOJC. Doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Quibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Ayon kay Alias Rene, nakita pa niyang bumisita noon kay Quibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. E siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dating Pangulo at ng Vice President. Naungkat din ang pagbabanta umano sa ilang dating miyembro na tumetestigo ngayon sa Senado laban kay Quibuloy. Ayon kay Alias Jackson, lumapit siya sa umano'y kanang kamay ni Quibuloy na tinukoy niya bilang si Enteng Canada para sabihin ang kanyang planong umatras na bilang testigo sa Senado. Pero ang sabi ni Enteng Canada, sabi niya na yung sabihin mo sa mga kasama mo ng mga testigo, namuhay kayo ng peaceful, mapayapa. Tapos sasali kayo dyan, hindi natin alam, baka mayroong riding tandem na tatabi sa inyo. Kilala namin kayo. Naungkat pati ang hindi umano pagpapasweldo sa mga trabahador ng Sunshine Media Network International o SMNI. Yung iba po dyan, mga worker ni Pastor Quibuloy, walang mga sahod yan. May outsiders, ano po, Elias David? Wala pong mga benepisyo. Illegal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat ayon sa batas. Hindi po ba ito in fact human trafficking? Kasi parang indentured slavery na ito eh. Lumalabas SMNI is engaged in human trafficking. Given the set of facts po na present ni Alias Rene, maaari po siyang pumasok sa definition ng trafficking in persons under sa law natin, and it may be considered as trafficking for labor exploitation. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng SMNI. Pero sabi ng isang abogado na miyembro rin ng KOJC, volunteers at hindi empleyado ang full-time workers. As full-time miracle workers of the Kingdom of Jesus Christ, because this is a religious organization, a corporation sold, so we don't have salary, and but we call them honorarium, Madam Chair. Our salary... Honorarium po, yes, attorney, honorarium. Na 200 to 300 pesos a week, depende sa mood ni pastor. It ranges to... We cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000. It depends every week upon po. The salary. It depends upon the ministry that was entrusted to you. Inimbitahan na sa susunod na pagdinig ang mga inakusahang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Sa kabila ng mga imbitasyon ng komite kay Quibuloy, dalawang beses na siyang hindi sumipot sa pagdinig. Kaya ngayon, nag-issue na ng sampina ang Senado. Ang sampina, it's stronger than an invitation. Kailangan sundin niya, i-heed niya yung sampina. The committee always gives a fair hearing. May sampina na rin para sa kanya ang Kamara para sa pagdinig nila sa March 12. Irerekomenda rin ng Department of Justice na isuhan siya ng Immigration Lookout Bulletin Order. Base sa impormasyon ng Immigration, nasa Pilipinas pa raw si Quibuloy na sinisika pa namin makuha ang pahayag. Pero dati niyang sinabi na hindi siya dadalo sa pagdinig at haharap lang sa korte kung may reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.